Good day mga sir. Good afternoon. Welcome po sa channel. Tatan Santiago po, and for today's video, maglalagay tayo ng Kobe na sealant sa click na scooter natin. So tuturo ko sa inyo kung paano siya ikabit and para makita ninyo or para masundan ninyo kung paano siya ilagay sa tires natin. Alright, so let's go! Ito po mga paps, ang Kobe na tire sealant natin. Actually, available siya sa ibang brand and mabibili nyo to around 80 to 150 pesos sa mga tindahan, sa mga motorcycle shops, sa mga bazaar, basta sa mga motorcycle accessories, available to. And since nagamit ko na to before sa Aerox ko and it's been performing well, nakailang tusok na ako hinugot, and ito ang nagsalba sa gulong ko. So para ngayong video na to, lalagyan natin yung click natin ng car sealer na to. So itong nasa taas na to, ito yung cover niya, and at the same time siya yung pantanggal ng pito sa loob. And makikita nyo sa loob yung composition niya. Ayan yung may mga parang pambara pagka nagkabutas, and then yung liquid part para gumagalaw siya sa loob ng gulong natin. And makikita nyo rin yung straw na nasa loob, yun yung isushoot natin dun mamaya para matransfer yung laman ng bote papunta sa loob ng gulong. So tanggalin natin yung takip. Again, ito rin yung pantanggal ng pito sa gulong natin. Tanggalin na natin yung cover ng pito, and make sure na yung gulong ninyo ay naka-tubeless kasi hindi to gagana kung meron kayong interior sa loob. So isalpak na natin itong takip ng Kobe and tanggalin na natin yung pito. Tatanin niyo yung pagtanggal ng pito kasi posibleng lipa rin to or biglang tumalsik sa sobrang lakas ng pressure galing dun sa gulong natin. So pagkatanggal ng pito, i-shake natin mabuti yung Kobe na mixture na to bago natin i-shoot. And ayan, kasi pagka naiwan na yung mga buo-buo dito sa loob ng container, may hirapan na tayong ipasok yun. So dapat maihalo natin mabuti kasama yung liquid part nitong Kobe. So pagkahalo, shoot natin dun sa may butas kapag nagtanggalan natin ng pito yung tubo, and iangat lang natin para ma-transfer yung laman nito sa loob. So gently bigayin natin yung bote para lumipat or ma-transfer natin yung content ng Kobe sa gulong natin. Siguro tatanungin nyo ako ngayon, Kuya Tan, gano'ng karami ilalagay namin ganito sa gulong natin? So for scooters, 100cc hanggang mga underbones na hanggang 150cc. As per experience, i-recommend ko sa inyo to use 500ml or isang bottle na ganito per tire. And nasubukan ko rin itong ilagay sa yung electric kick scooter natin. So for that, since maliit yung gulong, hinati ko yung 500ml para sa dalawang gulong. After natin ilagay yung content ng bote ng Kobe, babalikan natin yung pito and make sure na yung ibabaw na part or yung na-DDN yung nasa taas. And then gamitin uli natin yung red cover as a tool para i-lock yung pito. After mahigpitan yung pito, kailangan na nating lagyan ng hangin yung gulong. So kung meron kayong portable na bomba katulad nitong ginagamit ko sa bike ko, pwede nyong gamitin yan. Pero may times na sisingaw yan sa labas and hindi nyo magagamit. So kung meron kayong pressurized na pang bomba ng gulong or yung electric, mas mainam kung yun ang gagamitin nyo para iwas pagod na rin. And after nyong bombahan, i-try nyo paikot yung gulong and check for leaks, baka mamaya kasi may tumatagas, and makikita nyo agad kung merong nakatusok sa gulong inyo kasi
may sumisingaw sa butas. After ninyong mailagay yung desired na pressure ng gulong ninyo, ibalik na natin yung cap and we're good to go. So for now, papakita ko sa inyo uli. Madali yan lang para makita nyo kung paano yung ginawa ko dun sa likod na gulong. So just like earlier yung procedure na ginawa natin dun, yun din ang gagawin natin dito. So tatanggalin uli natin yung pito gamit yung kulay pula na cover ng Kobe. Yan. And make sure na iingatan nyo uli ang pagtanggal ng pito, baka biglang tumalsik pag biniglaan nyo yung pagtanggal. After nyo matanggal yung pito, make sure na itatabi nyo sa mamaya para hindi kayo mahirapang maghanap pag ibabalik nyo na. Huwag kalimutang alugin mabuti yung mixture ng Kobe bago natin siya isalin sa loob. And after mahalo mabuti, ishoot uli natin yung straw dun sa lalagyan ng pito and isasalin na uli natin yung contents. Kung mapapansin nyo, medyo bumagal na yung flow ng liquid papasok sa loob. Ibig sabihin, may bumara. So, best thing to do, pag nangyari yun, is tanggalin uli lahat. And then, galawin natin yung gulong. Baka kasi mamaya yung bara nandun lang sa may bandang pito. And para maalis siya doon, ma-dislodge or maalis, galaw-galawin lang natin yung gulong. And after that, ibalik uli natin yung straw nung bote para maisalin uli yung laman. Siguro may magtatanong uli sa inyo, Kuya Tan, para saan ba or para kanino ba yung mga tar sealant na to? So, itong tar sealant na to actually, para to sa lahat ng mga motorcycle riders. So, para hindi maaberyan ng pagka-flat ng gulong sa daan, ito ang pinakamadaling solusyon dyan. Basta wag lang mapapako ng malalaki or yung mabibiyak yung gulong mo ng sobrang laki. Kasi kayang-kaya ka nitong matulungan na maidala yung motor mo sa pinakamalapit na vulcanizing shop. Or, kagaya ko, hindi na ako nagpupunta sa vulcanizing shop. Kusa na lang siya nagsisil and pinapabayaan ko na. So far so good with my Aerox. Hanggang ngayon okay pa rin siya. More than a year na and wala pa rin aberya. After natin mailagay uli lahat ng content ng bote sa gulong, isoli natin yung pito and ilock natin gamit yung red cap galing sa Kobe na bote uli para ma-secure yung pagkalock ng pito natin. After natin mailock yung pito, ipaikot uli natin yung gulong para ma-check natin kung may leak yung Kobe na tar sealant sa loob. And bombahan uli natin or idala nyo sa vulcanizing shop para mahanginan. And ilagay uli yung desired pressure sa gulong. So mapa-casual rider ka, daily rider or delivery rider o kahit ano pang klaseng rider, best is magpalagay ka agad nito pagkatapos mailabas yung motor mo sa casa kasi ito ang makakatulong mo para makaiwas sa flat sa kalsada. Okay? So, thank you so much for watching guys. This is Tantan Santiago. I hope may natutunan kayong bago. Stay dry and ride safe.